kasih ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, Anak, Ama at ang paikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo lahat. At sumainyo rin. Sa mga naririto po, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Pinaaalalahanan tayo ng mabuting balita ngayon sa kabutihan at kagandahang loob ng ating Ama sa Langit. Subalit, kinakailangan din ng isang malawak na pag-iisip at pagsusumikap upang makamit ang kanyang iniaalay sa atin ayon sa kanyang kalooban. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa aming lagi ang espiritu ng pagsasaloob ng iyong ikinalulugod. Gayon din ang diwang ganapin ito agad at lubos upang kami makapamuhay ng dahil sa iyo, sapagkat hindi kami mabubuhay nang walang pagtatangkilik mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Esther. Noong mga araw na iyon, labis na nabagabag si Reyna Esther, dumurog siya sa Panginoong. Ganito ang daing niya sa Panginoong Diyos ng Israel. Panginoong ko, tanging ikaw ang hari namin. Tulungan mo ako na ngayon nag-iisa at walang ibang maaasahang tutulong kundi ikaw lamang. Haharap ako sa napakalaking panganib. Mula pa sa aking pagkabata, narinig ko na sa liping kinabibilangan ng aking angkan na ikaw, Panginoon, ang umirang sa Israel mula sa dinarami-rami ng mga bansa. At ikaw din sa panahong iyon ay pumili sa amin, mga magulang, upang maging iyong bayan magpakailanman. Tinupad mo ang lahat ng iyong ipinangako sa kanila. Alalahanin mo kami, Panginoon. Ipadama mo sa amin ang iyong pagdingap sa sandaling ito ng kagipitan. Bigyan mo ako ng lakas ng loob, hari ng lahat ng mga dinidiyos at pinuno ng lahat ng kapangyarihan sa lupa. Bigyan mo ako ng kakayang magsalita sa harap ng leong si Asuero upang maakit ang kanyang puso na namuhi sa taong kumakalaban sa amin at sa gayoy mapahamak siya kasama ng mga nakikipagsabuatan sa kanya. Iligtas mo kami, Panginoon.
Tulungan mo na ako na ngayon nag-iisa at walang ibang maaasahang tutulong, kundi ikaw lamang. Ganap mong nababatid ang lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong ako'y tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Ako, Poon, buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo, ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon. Pupurihin ang iyong ngalan. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ikaw'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Nahahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. Yung mga pangako mo ay handa mong tugting lahat. Ang dahilan nito Poon, pag-ibig mo ay di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Magsitayo ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Diyos ko sa gawat, loobing tunay na tapat, puso ko'y lawin mong wagas. Nang manauli ang galak, bunga ng iyong pagliligtas. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kung humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kung humihingi ng isda? Kung kayo na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa kanya. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat.
Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Gaano tayo kabukas sa kalooban ng Diyos? Kung titignan po natin ang ating mabuting balita ay napaka-direkta, no? Sinasabi ng ating pong Jesus Nazareno, sa totoo lang, kung ano ang hinihingi ninyo ay ibibigay ng Ama. At siguro lahat tayong naririto may karanasan na mapagpapatanong sa atin, eh bakit ho yung mga dati kong ipinagdasal hindi nangyayari? Umasa ako na magkaroon ng bagong trabaho, umasa ako na guminhawa yung buhay namin, pero 3-4-5 taon ang lumilipas. Bakit, Lord, parang ganun pa rin? Humingi ako na mapatagal pa ang buhay ng aking nanay o ng aking tatay, pero bakit naman parang napakaaga nyo siyang kinuha sa inyo? Nakakailang retake na ako ng exam. Nakakailang dasal na rin. Pero bakit ngayon, nasa review pa rin ulit ako? At kailangan ko pa rin mag-refresher. No? Hindi na po natin palalawigin ang kabutihan ng Ama sa mga panalangin natugunan. Pero paano dun sa mga hindi? Maganda pong tignan iyong unang pagbasa bilang ating batayan. No? Si Reyna Esther, no? Ninanais na mabigyan ng lakas ng loob. No? Lahat idinasal niya. Kinilala niya ang lahat ng nagawa ng Panginoon. Kinilala niya ang mga ibinigay sa kanya. At pinagpapasalamat niya yun. Kasabay nun, at ito katulad natin, lahat ng hinihingi. No? Sabi nga, wag na natin, hindi na ako mahihiya sa iyo, Lord. Kakapalan ko na ang mukha ko. Hiningi ang lahat. Pero ano ang kanyang huling salita? Ganap mong nababatid ang lahat. Ibig sabihin, may pag-amin na tayo, limitado lang yung kaya nating makita sa buhay natin. Kahit kilalang kilala natin ang ating mga sarili, kahit kilalang kilala natin ang ating mga pangangailangan at pinagdaraanan, may pagtitiwala na ang Diyos ay mas nakababatid, mas may karunungan, at sa madaling sabi, mas alam ang kailangan natin kaysa sa gusto natin. Mas alam ang angkop na kahihinatnan natin sa buhay. At gusto niya, matutungo tayo sa isang uri ng pamumuhay na kung saan pinaka mabuti sa atin at pinaka makapagpapalapit sa atin. Mabuti ka man o masama, may pagkukulang ka man o wala, o akala mo lang wala, may mga limitasyon man tayo sa buhay o may mga kakayahan, naririyan ang mabuting kalooban ng Diyos para sa bawat isa. Pero ang kailangan po ay ang pagtitiwala at ang pagpapalawak ng ating kamalayan. Baka yung mga pinagdarasal natin, hindi naman natin talaga kailangan. Kaya iba yung ibibigay ng Panginoon. Baka may mga bagay tayong gusto nang mangyari ngayon, pero kailangan pang lumipas ang panahon para maging handa tayo, no? Gaya ng mga prutas na dapat mahinog muna para maging masarap kainin. O gaya ng mga halaman na kailangang tumubo muna. May mga bagay na inaasahan tayo, pero baka hindi sa ating sariling panahon, ating sariling pagkakataon. Ano ang kinakailangan? Sapat na pagbubukas at sapat na pagtitiwala sa Diyos. Kasabay noon ng sapat na pag
susumikap na maging mabuti, maging makatarungan, maging tapat, maging mapagmakaawa, maging mapagmalasakit. Dahil sino tayo para pagkaitan ng iba kung ang Diyos ay naging mabuti sa atin? Hindi lang sa oras ng kaginhawaan, subalit pati na rin sa oras sa mga pinagdaraanan. At isang tanda ang ating pong Jesus Nazareno. Alam ng Diyos ang pangangailangan ng kaligtasan, hindi niya agad-agad ibinigay yon sa isang palakpak ng kamay. Sa halip, alam niya ang pangangailangan ng tao sa kaibuturan nito, yung pakikiramay. Kaya't siya ay dumamay sa ating buhay. Sumama hanggang sa pinakamasaklap na karanasan, ang kamatayan. Subalit sa pagdaan sa kamatayan, pinangakuan ng bagong buhay. At ito po yung pinaghahandaan natin ngayon sa Kwaresma. Ito rin po ang ating dahilan ng pagiging mga mananampalatayang Kristiyano. At sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, sa pagkakita at sa pag-unawa ng lahat ng ito, hingin natin ang biyaya na sana ay magkaroon tayo ng sapat na pagtitiwala, sapat na pagsusumikap, sapat na pagpapasensya sa kung ano ang kalooban ng Diyos sa atin. At sa pagpapatuloy ng araw na ito, tanungin natin ang ating mga sarili. Ano yung mga bagay na pinagdarasal ko na hinihingi ko, na kailangan ko pang pagsumikapan, kailangan ko pang maging mapagpasensya, kailangan ko pang hintayin ang tamang panahon at pagkakataon ayon sa kalooban ng Diyos. Mahal na pong Jesus Nazareno, maawa ka sa amin. Magsitayo ang lahat. Nangako si Jesus, humingi at kayo'y bibigyan. Lumapit tayo sa ating Amang nasa langit nang may pag-asa at tiwalang katulad ng panalangin ng Panginoon. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Sa buong simbahan sa daigdig, naway lumaganap ang mataimtim na pananalangin. Manalangin tayo. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Ang mga taong nalululong sa masasamang bisyo at nasa sadlak sa kasalanan na may naway humingi ng kapatawaran, manalangin tayo. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Tayo naway manatili sa pananalangin kahit tayo ay pinanghihinaan ng loob dahil sa mga kabiguan sa buhay, manalangin tayo. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Ang mga may sakit, naway makita ang kahulugan ng kanilang pagtitiis sa kanilang karamdaman, manalangin tayo. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Sa katahimikan ng ating puso at diwa ay alay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Sama po natin sa ating mga dasal, ang mga frontliners at health workers at lahat ng nagsisilbi sa bayan at sa ating mga komunidad, sa ating mga kapitbahayan na nagsisilbing tanda ng pag-asang iniaalay ng Diyos sa kanilang paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin sa pagdinig mo sa aming mga kahilingan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking inibig sa'yo.
ang tinapay at alak na ito handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa ang aming panalangin at mga alay na aming inihahain upang paunlakan mo ang aming pagdulog. At ang kalooban namin ay maakit sa iyo ng lubos. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino't yaman, para ganapin ang iyong kalooban, na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
ating ang krus upang sanin Pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami ay pinapakinabang mo sa inihain para sa kapatawaran at kagalingan ng tao. Ipagkaloob mo ngayon at sa hinaharap ang idinulot nitong walang maliw na lunas sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyoko para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan.
na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyong ito na may maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, umayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno.